Simula nang pumunta si Vivet sa Amerika, naging tagumpay ang buhay niya dahil suportado sila sa mga magulang ni Lexi. Bakit nangyari naging supportive ang mga magulang ni Lexi, lalong-lalo na si Fred Lucero? Ano ang nangyari? Nang dahil ito kang Jel, kaya naging tagumpay si David, yan ang hindi nila alam. Naalala niyo, sinabihan ni Jel si Fred Lucero, kung gusto mo talagang tulungan ang anak mo, may isang bagay kang pwedeng gawin. Ito na yung bagay na sinasabi ni Jel na sinusunod ni Mr. Lucero. Suportahan si Lexi sa gusto niyang mangyayari dahil si David kahit kailan ay hindi na magbabago. Not now, not ever. Lalabas ang tunay niyang kulay at ma-realize ni Lexi yan balang araw. Kung ano ang itinatanim ay siyang aanihin. Pero nandiyan naman ang mga magulang ni Lexi na handang tumulong sa kanya sa panahon na bumagsak siya. Na-curious si Jel kaya pinuntahan niya ang bahay na bagong pinatayo ni David. Naisip ni Jel, sinunod na nga ni Mr. Lucero ang advice ni Jel sa kanya na may isang bagay kang pwedeng gawin. Kaya naging tagumpay ngayon si David nang dahil kang Jel. Yan ang hindi nila alam. Nang dumating na si Jel sa bahay na bagong nilipatan ni David, pumasok siya sa loob dahil nagagandahan siya sa bahay. Inikot niya ang buong area sa loob ng bahay. Hindi niya inaasahan na dumating si David. Natuwa si David nang nakita niya ang kotse ni Jel na nakapark. Hinanap niya ito. Napansin ni Jel ang pagdating ni David. Kaya nagmamadali siyang umalis. Hindi niya maiwasan si David dahil nagkasalubong silang dalawa sa daanan at nagulat siya. Simula nang pumunta si David sa Amerika, naging tagumpay ang buhay niya dahil suportado sila sa mga magulang ni Lexi. Bakit nangyari naging supportive ang mga magulang ni Lexi, lalong-lalo na si Fred Lucero? Ano ang nangyari? Niyaya naman ni David na mag-coffee silang habang mag-usap at pumayag naman si Jel. Sabi ni David, coffee with cream, no sugar, tama ba? At ang sabi ni Jel, yes, tama. Ang sabi ni David, hindi pa rin nagbago ang taste mo, no? Si Sandy ba ang nagsabi sa address ko, no? Kaibigan talaga natin, napakadaldal. Pero well, okay na rin, nandito ka. Gusto kong magpasalamat sa pakikiramay mo kang nanay. Ang sabi ni Jel kang Given, naging mabuti din naman sa akin si nanay kahit papano. Salamat sa coffee, ha, mauna na ako. Ang sabi ni David kang Jel, nandito ka na eh, itour kita, make sure na may time ka. Marami tayong pupuntahan. Ang lawak, no? Hindi ako sigurado kung ilang libong square meter to. Hindi ko alam kung ano ang saktong area. So ikaw, kamusta ka na? Sabi ni Jel kang David, okay naman ako. At ang sagot ni David, sigurado ka? Ang sagot naman ni Jel kang David, well, between the two of us, obviously, mas successful ka kaysa akin. Congratulations! Finally, naging successful ka na rin. Ang sabi ni David kang Jel, oh nga eh, finally, akala ko kasi noon, impossible na, hindi na mangyari any success sa akin. Tingnan mo ngayon, doble pa. Isa to sa pinakamahal na property dito sa Baguio. Kahit kailan talaga ang hirap-hirap mong ipa-invest, Jel. Kaya napaisip ako kung ano pa bang aspeto sa buhay ko ang dapat kong ayusin. Kaya bumalik ako dito para ayusin namin sa anak ko. Ang sagot naman ni Jel kang David, tahimik na ang buhay namin ni Gio. At sinagot din ni David, tahimik na buhay ang gusto namin ng asawa ko. Tiningnan ni David ang suot ni Jel. Ang sabi ni David, binigay ko ito sa iyo. Wala ka bang tayong mag-ayos? Magpaganda? Boyfriend? Relationship? Wala din? Sabi ni Jel, excuse me? Ang sabi ni David kang Jel, I heard bahay, work, bahay ka lang. Ngayon, nandito ka sa area namin. Bakit? Curious sa mga pinagawa kong bahay? Sinadya mo talaga na pumunta ka dito, no? Para makita mo kung gaano ako naging tagumpay. Hindi ka pa rin nagbago, ganun ka pa rin. Hindi ka umuusad. Ang nag-iba lang sa'yo, wala na ako sa buhay mo.
Ang sagot naman ni Jen, nawala ka nga, hindi ka pa rin nagbago. Akala mo sa iyo lang nakaikot ang mundo. Baka nakalimutan mo marami kang atraso sa akin. Ang sabi ni David, bayad na ako noon. Nakulong na ako, napunta ni si Gio sa'yo. Sobra pa, pero pagkatapos noon, nag-move on ako. Ikaw ang hindi pa naka-move on. Binigay ni Gilbert ang susi ng kotse niya para ipagmayabang ni Jill. Kinuha ni Jill ang susi, pero kinabahan si David dahil muntik na itong ibangga ni Jill sa punong kahoy ang kotse niya. Binigay ni Jill ang susi kang David at umalis na si Jill. Abangan natin ang mga sumusunod na mangyayari dito sa The Broken Marriage Vow. Don't forget to subscribe my channel and thank you so much for watching!